sa isang market na naman ulit, sa Mata Center Mars. Kami ay maghahanap uli ng buto-buto ng manok. Kung mayroon ulit kaming machimpuhan na maraming stock ngayon ng buto-buto ng manok. So, kung mayroon mang mga buto-buto ng manok na medyo marami-rami ngayon, medyo makakabili-bili tayo ng medyo marami-rami para harap ang stock. Lagi kami buwi-buli ng manok kasi okay lang naman siya. Pwede naman siyang adubuhin. Saka pwede rin siyang sabawin. Kung magluto ka ng sopas, pwede mo rin ng halo. Yan yung information na aming papasokin. So ngayon, papasok na naman kami dyan para maghanap kami ng buto-buto ng manok. Magkaroon tayo ng maraming stock. Sa ganon, hindi tayo natin ang market para maghanap ulit tayo ng buto-buto ng manok. Tara! Tara! Punta tayo sa may manok, Mas. Tara, Mas. May manok. Tara. Hindi na saan ito. Tara, tingnan muna natin, guys. Doon na tayo sa nito magbili ng mga ganyan. Mga manok-manok na naman. Pinatago ko lang itong cellphone kasi baka bawal yung camera. Kaya pag pinatago ito kasi mga kaibigan kasi bawal dito yung cellphone. So nakakita ng buto-buto. Ay, mayroon Mac, mayroon buto-buto. Mac, mayroon. Mac, mayroon buto-buto. Mac, mayroon buto-buto. Tara. Tara na. Tara, mayroon buto-buto. Tara. Sabi siguro ng iba, oh. Uy, ang ganda nang hindi naman ng buto-buto. Ang ganda nang hindi naman ng buto-buto. Tara na. Maganda nila, no? Maganda ng mga, ano? Maganda ng mga... Oo. Sa palayan mo yan. Maganda ng mga... Kaya... Halata ba yung aking mga na halata ba? Halata? Kita? Gusto? Lima. Pag gusto, lima chicken. Ayan yung... Ayan yung presyo mga minamahal ko mga kaibigan. 2.99 yung presyo ng buto-buto ng manok. So ngayon... Lima-limahin muna. Huwag ka na huwag ka na magputal-putal. Ayan po mga minamahal na mga kaibigan, yung buto-buto na aming hinahanap. Ayan, 2.99 ang kilo. Pero yung mga laman-laman, ayan po ang presyo ng mga laman-laman, yung paa. 6.99. Tapos, yung laman naman, ito yung presyo, 17.99. So, medyo mahal-mahal siya yung mga laman. Kaya ang tintira namin yung buto-buto. Ika naman, Mac. Presyo ng manok. Presyo ng manok. Mac, ilang kilo ba yan? Ha? Ang? 5 kilo lang, 5 kilo di sa akin. Isa pa, oh, Pins. Oh. Pinsy makma. Ano laki? Dami. Oh, Pinsy, oh. Pinsy ang presyo. Ayan, 15 sluti ang 5 kilo. Mukhang sa Pinas. So, 100 plus. 160 ganun mga, 170. 17. Ganyan. Okay lang yan siya. Mga buto-buto lang. Kasi buto-buto ng manok. Yan, kukuha pa ako ng 5 kilo.
Ha? Sulit tayo ngayong araw na to, mga kaibigan. Ang daming buto-buto ng manok. Dito na tayo. Ay, pupunta pa tayo dito? Ha? Sige. So, hello, what's up guys? 46 pesos ang bili ko, di ba? Ha? 46 pesos in cash. So, dito na naman kami. Sa Intermars Market. So, ngayon po ay nakachimpo kami ng buto-buto ng manok. So, mayroon pong stock yung market na ito. So, nakabili po tayo ng maraming buto-buto ng manok. Ayan po, yung buto-buto ng manok. Ayan po yung buto-buto ng manok. Ito yung buto-buto ng manok. Ito yung nabili namin. Dito sasabing kami sa city. Bali, 11 kilo siya, 11 kilos. 11 kilo lahat to, mga minamahal ko mga kaibigan. Buto-buto ng manok. Ayan. So, buksan mo daw, buksan mo. Huwag na, nakatali. So, ito yung buto-buto ng manok. Ang dami. Ayan po, mga minamahal ko mga kaibigan. Ayan po. Wala lang buto-buto ng manok. Ayan. Ay, bigat. Ang bigat ng buto-buto ng manok. So, ayan po mga minamahal kong mga kaibigan. So, nakabili po kami ng maraming buto-buto ng manok. Talagang sinasadya namin ang mga buto-buto ng manok. Kasi sa ganung pamamaraan namin medyo nakakasipo kami ng konti sa aming budget sa pang isang buwan ng budget. So, isa po sa magandang pamamaraan na naisip namin para malis yung aming budget. Hindi po lahat ng nagkikipagsapalaran sa ibang lugar makikita po nating masagana na. Pero ang katotohanan po ay kinakailangan pa rin po nating magtipid sa pang-araw-araw nating umuhay at pang-araw-araw nating paghahanap buhay, kasi napakahalaga po ang bawat kikita natin dito sa ibang lugar, kasi ang atin pong hinahanga dito, ang atin pong sinasamantala dito, yung currency po ng pira nila para sa atin, kasi napakalaking bagay po yung pira na kikitain natin sa kanila tapos i-convert natin sa atin sa Pilipinas. Kaya napakahalaga na magtipid din tayo sa bawat hanap buhay natin dito sa pagkikipagsapalaran sa ibang bansa, kasi hindi po basta-basta ang makikipagsapalaran sa ibang bansa, mga minamahal kong mga kababayan, mga kaibigan. Kaya po tayo nandito kasi nga kinakailangan po nating magtrabaho at kumita para makapagpadala ng sapat sa ating pamilya. So, sabayan po natin ang pagtitipid, kasi sa pagtitipid ay isa pong napakagandang paraan yon para makasave-save tayo sa ating kinikita at makapagpadala tayo sa ating pamilya ng medyo maganda-ganda. Hindi naman ganun kalakihan yung ating sinasahod dito sa lugar ng Pulan. So, idadaan lang natin sa pamamagitan ng pagtitipid yung ating pang-budget sa pang-araw-araw. Kasi pag hindi po natin sinabayan ng pagtitipid ang ating pagkikipagsapalaran nito sa ibang bansa, napakahirap po. Uuwi po tayo. Talagang napakahirap po kitain ng pira. Napakaliit lang po ng ating maipadala. So, kaya ang ginagawa namin, bumili kami ng mga buto-buto ng manok. Yan lagi ang aming tinatarget dito. Para nang sa ganon ay sa mga gastusin namin sa pang-araw-araw ay mabawasan. So, kaya yan, bumili kami ng manok. Ayan yung manok namin. Ayan. So, sa lahat po ng mga kababayan ko dyan, sa lahat ng aking mga kaibigan, saan man tayo dito sa kikipagsapalaran sa ibang lugar, ay maturuan din po natin ang ating sarili. Sana ay makatulong itong ating video sa inyo
para maturuan din po natin ang ating sarili na kung paano magtipid sa maliit na bagay, ganong pangamaraan, ay makalis po tayo sa kunting gastusin. Sa ganitong paraan, ay makakuha po tayo ng kunting idea sa pamamagitan ng pagtipid na dito tayo sa ibang bansa na nagkipagsapalaran, maghirap, iniwan ang pamilya sa sobrang layo ng lugar para lang makipagsapalaran sa ganitong lugar. So, sabayan din po natin ng kunting pagtitipid. So, hanggang dito na lang po mga minamahal na mga kaibigan ng aking vlog. Sana ay inyong mapanood at inyong ikapulutan ng kunting aral, lalo na sa ating mga kapwa OFW na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Sana ay kapulutan din natin ng kunting aral o idea ang ganitong pamamaraan na kahit paano ay makatipid tayo sa ganitong pamamaraan. So, maraming salamat sa inyo. God bless all po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kaibigan.